please subscribe po. Then, hit po nila ang ating notification button. Then, pwede din po silang mag-like. At syempre, i-share nyo na rin po. Best of all, kung makakapag-comment din po sila. Naglaro uli ako ngayon ng arcade. And currently, may mga bago silang item. So, malamang kasi magde-December na. Or December na. Wala. Kaya siguro naglagay sila ng mga bagong item para ito yung mga ipamimigay nila. Usually, pag December kasi mababait ang mga arcade. Ito kasi yung time na maraming bata nagpupunta sa mall. Kasama mga magulang nila at naglalaro. So, parang itinatry nilang i-hook yung mga batang ito kaya medyo madaling makuha yung mga item nila. So, sa case nito, pansin ko, parang madaling makuha tong right side nung machine sa push me out. Dumaan kasi ako ng isang araw dito, napansin ko yung top portion, itong may baso area na to, may nakakuha na item ng isang araw. Usually kasi hindi to madaling makuha tong area na to. So, ina-assume ko ngayon na nabago ang setting ng mga arcade, kaya lalaroin ko siya. So, ulit-ulit lang ako dito eh. So, trial lang ng trial. Buti na lang naglaro ako ng ibang machine the other day. So, nanalo ako ng token. So, currently, for 2 weeks siguro, hindi ako bibili ng token. Kasi marami akong token na pananalo. So, yun lang yung gagamitin ko sa paglalaro. So, 2 weeks ka maglaro from time to time na walang gastos. So, kung gusto nyo malaman ko saan ako naglalaro ng mga games para makakuha ng token, usually ayun yung hoop shocker na tinatawag. Tingnan nyo sa mga malls, ay sa mga arcade station nyo kung meron yun. O kaya naman yung sa may mga isda na game. Ocean Adventure yata pang tawag nila din eh. Ocean 3, parang ganun. So, yung rule ng game nun is, babarili mo yung mga isda. Tapos, every isda may corresponding points. So, pag tumaas ang points mo, pwede mo i-pay out para maging token. Sa hoop shocker naman, tataya ka sa number. Pag doon bumagsak yung LED, yung pag-ikot ng LED, kung ano yung number yung tinayaan mo, kung ano man ang corresponding amount na nakalagay doon, yun na makukuha mong token. So, parang simpleng sugal pero token ang papapalalunan mo. So, yan. Kaya nga, ito, okay lang na mag-waste ako dito ng konting token kasi libre naman to. Kumbaga, libre siya kasi napalalunan ko nga. So, try natin tong cup yata to eh. Ay, number 6, tas number bag. So, yung bag, itong yung bag, yung ball, lapis, yung parang cup, yung parang egg, saka yung pinakatoktok na parang remote control yun na maliit na car eh. Actually, mga 3 years ko na nakikita yun dyan. Wala pa rin nananalo niyan. Nawala na yung mga kapatid niya na kasabayan niyan eh. Yung mga kapatid niya na cellphone, kapatid na relo. Yata, ayun ang mga pinakamatatanggal. So far, mukhang ito na, yung car na yun sa tuktok ang pinakamatagal dyan. So, tatargetin din natin yan sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, ito muna ng dalawa. Yung apat pala, itong apat na area. Yung parang hello yata nakalagay si number 6. Tapos lapis yung standby me na item. Tapos yung egg, yan. Kanina ko pa siya tinatry, wala na. Pero hindi pa naman yata ako nakaka 20 tokens. Hindi ko na nabilang, pasensya na ha. So, pansin ko kahapon kasi may nanalo. So, malamang to, ano, may mananalo uli ako. Para lang, feeling ko lang yun.
So, doon sa kabila, mayroon din magiging, yung katabing machine, ito is ano eh, barber cut light yata yun. Meron din doon, magandang stamp toy na parang kangaroo. So, lalaroin ko din yan. Pero siguro, di ko na muna ipopost yung video. Paglalaro ko na. So, yung parang barber cut light, naglalaro lang ako pag marami akong token. Pag konti, lugi ka eh. Kasi, ang purol-purol nung pinakatalim. Kaya, bihira ko laruin niya. So, dahil sa tagal ko naglalaro sa area na to, alam ko na yung mga quirks ng mga machine dito. Pag nakita ko lang nagbibigay yung machine sa kalan, talaga ako naglalaro. So, ito, pansin ko ito yung medyo malapit-lapit eh. Paano malalaman kapag payout na yung push me out? Usually, hindi na gumagalaw yung pusher niya. Yung, kung minsan kasi pag binitawan yung button, biglang aangat pa ng konti yung lever. Ay, yung pusher niya. So, pag payout na siya, hindi na siya umaangat. Tapos, kung minsan tumatama na dun siya sa lower na itim, dumadaplis-daplis na siya ng konti. Pag ganun, center mo lang, mananalo ka na. Tapos ito, napanalunan ko na yung parang cup. Try natin yung katabi. Usually, dapat hindi ito eh. Pero kung maganda yung kanilang setup, yun, magkatabi. Magkasunod lang agad. So, ibig sabihin, ang setup ng machine nila, once nakuha mo na yung kaliwa, pag payout na yung kaliwa, payout na rin yung kanan. Sabay nang sabay ang kanilang payout game. So, talagang pinamimigay nila yung mga item. So, itong dalawang to, nakuha ko na. So, pahinga muna ako. Bukas na uli ako maglalaro. Napadaan lang naman uli ako eh. So, until next time, papakita ko uli yung iba ko pang laro.